Len, kumusta yung shoot mo sa huling hibla ni Direk Mel Magno? Ayun, maganda naman, maganda ang kinalabasan. Ngayon nga parang nararamdaman ko pa rin na kasi ang role ko dito is drug addict na may pinatay ako ditong apat. Minasaker namin yung buong bahay. So parang nadadala-dala ko pa rin ngayon, parang nakukonsensya ako kahit sabihin mo movie lang. Okay. Nararamdaman ko kasi kitang-kita ko yung mga dugo, kumusta yung experience mo working with this group? Ayun, so para sa akin, napakagaling ng director ko si Direk Mel Magno. Talagang i-guide ka rin niya sa gagawin mo. At saka hands-on talaga siya kahit sa mga artista. Siya mismo, in-experience ko, minimakeup ang kami para magmukha talaga kaming ating. Na magaling si Direk, ha? Nakikita niya na kailangan magmukha kang ating talaga. Sir Glenn, paano mo ipakikilala yung sarili mo sa mga audience ngayon? Paano ba, sino ba ang isang Glenn Huerto? Ayun, siguro po masasabi kong nasa magandang kalagayan tayo ngayon sa tulong ni Lord. Dahil masasabi natin na pandemic ngayon, pero eto, meron tayong small business kagaya nung bar namin. Anong pangalan ng bar? 14 Cube. Where is it located? Dito po sa Dr. Scout Lascano, corner Mother Ignacia. At meron din tayong ramen dito. May partner din ako, si Attorney Omay. At meron din kami bubuksan dito na pizza delivery. Yes. At yung regarding naman sa pagiging actor ko, nagpapasalamat din ako kay Robert Silverio na talagang supportive na binibigyan ako ng mga project. Napakabait ni Robert. At kagaya ninyo, nagpapasalamat din ako dahil sinusuportahan ninyo ako sa career ko. Paano mo hinahati yung katawan mo ngayon? Actor and businessman. Ayun, para sa akin, mayroon naman tayong time management na namamanage ko naman na kaya nga, ang schedule ko ngayon, kumbaga man sa pagiging actor ko, dapat naka-schedule talaga yan. Pero ito naman kasing mga business ko, meron naman akong partner na pag wala ako, kami nag-uusap-usap kami. Kaya walang magiging problema pagiging artista ko. Ngayong pandemic, ano ang naging experience mo sa katulad ngayon, yung sa career mo, tapos meron ka pang mga business ventures, ano ang mga hakbang at saka mga experience mo, naranasan mo, yes. Ayun, ngayon, ang naging problema lang naman sa akin, minsan, may ang pag nanonood kasi ako ng mga news, yun lang ang nagiging problema ko. Siyempre, parang nadadala ka, ang dami ng may COVID, ang dami ng may sakit, tapos may lalapit siya yung mga kaibigan mo na hospital. So, madadala ka. Pero ako, thankful talaga ako kay God kasi yung relationship ko na napakalapit sa kanya na talaga everyday pagising ko, nagpe-pray ako. Yun ang malaking naiitulong sa akin. Na even may financial talagang si God, nararamdaman ko yung tulong niya sa akin, na supportive siya sa akin na hindi niya ako pinapabayaan, even financial. Even talagang nakikita ko talaga yung pagmamahal ni Lord sa akin na dire-diretso, hindi ako nawawalan. Even yung mga kaibigan ko na andyan din, sumusuporta sa akin. Pakiano nga yung mga movies na ginawa mo lately, like yung Kay Maymay, yung Pastor Ka, tas dito sa Uling Ibla, killer ka naman. Iba-ibang character yun, pakikwento nga. Ayun. Yun naman ginawa kong isa is with Benson, with si Barracuda ng Provinciano, siya ang director noon, yung Buyo, na nakakatuwa kasi short film lang yun, ipinasok namin sa isang school, na nagkaroon kami ng award na tatlo ang award namin, hindi ko lang ma-mention, nalimutan ko na kung ano yung award namin. Isa na action in the film.
So, napakagaling din ni Direk Benson at yung isa naman kay Maymay, inabot naman kami ng locking doon. So inabot kami ng siguro almost 1 month na napakabait ni Maymay. Thank you, Madam Maymay. Talagang minsan nakalaking Maymay Entrata. Oo, Maymay Entrata na kami ay walang minsan 2 days kaming walang trabaho, pero magugulat ka, pinapadalhan ka ng pagkain kay Maymay. At saka mabait yung team, yung mga director namin, din mga cast. Tapos yung isa namang lead pinagbidahan ko na si Bishop Esmeralda. Norberto Esmeralda, Bishop yun na... Title role ka dyan, di ba? Oo, bali lead role ako dito na buhay ito ng isang pastor na napakaganda rin ng kwento ng buhay niya. Napakatulungin ni Bishop, nagpapabahay, nag-finance. So maganda rin yung layo niya. Ang title nun? Ang pagbabalik. Oo, ang pagbabalik. Suportahan din po natin ito kasi naniniwala ako na talaga ang mga tao ngayon kailangan talaga ng relationship. Yung faith kay God na pag nakilala mo, magbabalik ka talaga. Mula sa pastor, tas killer ka sa unang uling ibla. Ang hirap mo na, paano mo nagawa yun? Ngayon nga, after naman nun, ito naman yung huli, yung kay Derek Mel Magno. So, iba naman to. From naging pastor ako, mabait naman ako. Mabait ako sa pastor. Tapos dito, drug addict naman na killer, na nag-massacre naman kami dito. Apat ang pinatay mo? Oo. Pinasakar namin yung isang family sa halagang 100,000 lang. Hindi ka nahirapan mag-sudden shift from mabait to good? Siguro masasabi kong hindi naman ako nahirapan kasi lagi ko rin namang ginagawa yan from kontrabida, from bida, tapos ang medyo nahirapan lang ako doon yung talagang kailangan kong umiyak doon kay Direk Mel. Oo, hindi, yung sa pagbabalik. Pagbabalik. Yung buhay pastor, kasi meron doong nabilanggo ako. So, kailangan kong umiyak, namimiss ko yung family ko. Parang hindi naman ako sanay mabilanggo, hindi naman ako masamang tao doon. Tapos, pagdating ko naman dito, yun namang parang acquainted naman ako. So, bilang pastor, napawalang sala ako. Yung tears of joy, yun ang medyo mabigat. Iiyak ka na masaya ka. Yun ang medyo bilang challenging sa akin. Paano ka humuhugot sa mga acting mo? Anong mga kumbaga man, bago ako sumalang, nag-internalization na ako. Kaya pagpasok ko pa lang dun sa room, sa court, talagang pagsabi niya na pinapawalang sala ako, patak na talaga yung luha ko. Meron ka bang naging mentor or coach? Nag-workshop ako kay Teatro Intramuros na talagang yan ang after ko mag-workshop, nagkaroon ako ng teatro na kumbaga mas second lead ako si Elias, kaya medyo yung pagiging teatro ko yun ang medyo mabigat din. Kailan nag-start yung hilig mo sa pag-arte? Nagsimula kasi ako sa ramp modeling. 1992, nagsimula ako sa mga modeling, sa t-shirt, sa commercial. Tapos, after niyan, nag-ramp modeling na ako na mga 1996, pagka-graduate ko ng college. After that, nag-commercial na ako, mga San Miguel. Tapos, after that, yun, nag-workshop na ako. Tapos, yun, nagdire-diretso na yung karir ko. Nasa tulong din ni Robert, na napakabait na kaibigan ko. Ano yung unang project na gampanan mo nung pagkatapos mo mag-workshop eh? Aside sa theater? Sa film. Naging contract star ako ng 4 Aces Film, si Amado Tan. Kasabayan ko sila Via Veloso. Ito ba yung sexy films? Or? Nung una kasi, more on action talaga ako, mga kontrabida. Action. Kasi yun ang ano ko, yung kumbaga man, expertise ko, pagiging action. Okay. Tapos nung nagkaroon naman ako ng sexy role sa yung Salat, yun, medyo nag-viral din yun, nakilala din yun. Before mag-pandemic, pinapalabas pa sa mga movie. So para sa'yo, ano mas mahirap gawin? Ang gampanan? Ang sexy roles or yung action films? Siguro yung action.
Kasi yung sexy kasi talagang medyo ano lang yan eh. Kailangan mo lang magpakita ng konting kissing scene. Pero yung action talagang kailangan, marunong kang bumaril, marunong kang sumuntok. Tapos magsasacrifice ka pa, minsan babagsak ka dito. Kailangan mong mag-action talaga. Kaya pala close ka sa mga stuntman. Yun. At saka syempre, sinusuportahan mo pa rin sila ngayon. Yung isap kasi, yung isap, talagang mga kapatid ko na ito, yung mga stuntman na, na isap stuntman na talaga. Sila din yung kumbaga man, na mga mentor ko pagdating sa action. Nagbibigaya kami ng kuro-kuro kung paano namin gagawin. Yung mga jerky, paano kumaril. Oo, mahirap din talaga ang action. Ultimo, pagtingin mo, may meron kang binabaril doon. Pero kailangan makita sa mata mo. Pero wala namang, wala kang binabaril. Meron bang instances na gustong-gusto mo yung role pero hindi napunta sa'yo? Meron. Merong minsan kasi meron talagang for example yung commercial, gusto mo magka-commercial, pero sa commercial medyo mahirap din eh. Akala mo makukuha mo na yan, pero may mga lalo ngayon ha, merong sa commercial is talagang akala mo nakuha ka na, pero meron pa palang pinapamilyar iba. Mas makukuha rin ng iba. So, sa tagal-tagal na din naman ng pag-arte, di ba? And then may mga action stars, late stars na nakasama na rin. So, meron ka bang yung parang ina-idolize na mga action star pa? Or gusto mo pang makasama? Parang ganun? Siyempre, bilang gusto ko kasi talagang noon pa, action talaga. Siyempre sila Robin Padilla, sila Kuya Cesar Montano, so Bongri Villa, lahat na mga sumigat na action star. Siyempre, idolo natin, mga kuya namin. Aware ka ba na ano, dahil namatay na yung ano, si Eddie Garcia, kailangan na ngayon ng mga bagong kontrabida? Hindi ka ba mag-shift sa kontrabida roles this time? Ayun, actually Robert, so nakakalungkot dahil nawalan tayo ng isang magaling na Kuya Eddie Garcia na talagang isa rin sa idolo ko yan. So, ako naman po naniniwala na talagang ang industriya is kumbaga man naandyan na yung mga nakalinya na mga character actor na mga susunod na magiging idolo ng masa. Meron ka pa bang or sa mga action star talaga aside yung sa mga nabanggit, yung talagang iniidolo mo at yung gusto mong gayahin yun man yung career ano niya, but yung mga role na ginagampanan niya parang ganun? Ayun, sa akin kasi talagang Ace Berhel talaga. Talagang idolo ko yan, talagang icon si Kuya Ace Berhel. Nakasama ko yan nung introducing ako doon yung ano ba ang title nito? Sa Baguio yun eh. Oh, utang ko sa iyong buhay ko. Introducing ako doon. So yun. Ako, last question ko. Can you tell us more of your plans this time? And your dreams? And yung message mo para sa mga taong nawawalan ng pag-asa dahil sa pandemya? Ayun. Siguro doon muna tayo sa plans. Okay. Kasi nung humina po, humina yung takbo ng industriya ng Pilipinas sa showbiz, ang unang naisip ko, mag-ship ako ng business. Kaya nga yun ang nangyari sa akin, nagkaroon ako ng business. Kailangan madami tayong basket na pagkakakitaan, hindi lang isang negosyo. Kung kaya mong kumita ng 7 basket, 7 business. Kasi na-experience ko na nagkaroon ako ng negosyo na malaki, sobrang big time, biglang bumagsak. So, wala rin. Kakainin lang ng expenses mo ng overhead. So, ngayon, kung meron kang 7 baskets, mawala man yung business mo. Talagang, hindi ka magbubuto. Yung next naman, yung wish and I pray na si God na talagang patuloy na suportahan ako, patuloy akong bigyan ng blessing, kalakasan, lalo na ngayon sabi nga ng iba, dapat talaga ngayon kung magkaroon ka ng physical na healthy,
yun yung pinaka-investment na kayamanan mo ngayon kasi ang dami nagkakasakit sa panahon ng pandemic. Ibig sabihin, kung healthy ka ngayon, may kayamanan ka. Tapos yung isang tanong mo, Kuya Robert, ang masasabi ko lang, yung faith po natin, yan ang number one. Yung relationship natin kay God, although may Muslim, may Baptist, lahat po ng religion, mahal natin yan. Kaya lang masasabi ko, yung faith po kasi natin, yun yung naghuhubog sa atin. Kasi pag nagkaroon tayo ng faith, nakarinig po tayo kay God, yung love natin na andito po yun. And even though, hindi lamang po yung love, kasi pag nagkaroon ka na ng pagmamahal kay God, mamahalin ka rin po ni God. At yung mga lumalapit, humihingi sa atin ng tulong, matutulungan din po natin. I-bless tayo ni God. Ngayon, pag bless tayo ni God, mag-bless din po tayo sa mga kaibigan natin. Okay, pwede malaman kung ano yung mga buhay mo nung saan ka lumaki, ano naging buhay mo bago ka mag-start ng showbiz. Ang pinanggalingan ko si sa Quezon Province. Nag-elementary ako sa Enverga University, dating Luzonian University sa Quezon. Isa sa pinakamalaking universidad sa Quezon. Tapos naging varsity ako nung high school sa Enverga University. Doon din nagsimula yung career ko na parang showbiz, na dahil naman doon sa teacher ko, naging kumbaga man, naging Mr. High School ako, parang showbiz. High school ako, naging Mr. High School ako ng Enverga University. Tapos doon na nagsimula na yung ano, yung commercial. Paano ka na napunta sa Manila? Nung high school ako, kumbaga man, kahit first year, kasi matangkad ako, varsity ako, nagra-rap model na ako sa amin. Ayun, na-discover naman ako ni Tito Archie Ilagan, na naging manager ko dati. Dati siyang manager ni Bea Alonso ng ABS, Archie Ilagan. Thank you so much, Tito Archie. Yun, after noon, yun na, nag-Manila na ako. Print ads, commercial, lahat ng ano sa showbiz. Almost na pasok ko na rin. Nag-international ano na rin ako, kagaya nung Deep Gold the Movie, international ano ko yun, movie ko. So masasabi mo na rin ba na magmula na nag-start ka sa ano, parang lahat ng genre ng film na napuntahan mo na yun, from action to drama to parang ganun. Siguro ang hindi ko palang nagiging role is yung ano, yung pagiging bating. yun lang ang hindi ko pa nagiging role. Pero pinag-aaralan ko. Kasi syempre bilang actor, di ba? Tapos ang pinaka-isang mahirap ko na hindi ko na i-share pala is yung ano, yung lalabas ka ng hubutubad. Meron kasi akong eksena na gano'n na kinuha ako ni Direk Coco, yung sa Panday. Ako yung naging aswang. Ako yung from aso siya naging tao. May transformation. Yung transformation. Ngayon ako yung lumalabas, humutubad ako. So mahirap din kasi pag hindi ka nag-workshop, mahihiya ka. Sabi mo kanina na parang ang yun nga yung medyo yung role ng isang bading. Kung sakali man ba na merong mag-offer ng ganung role, magdadalawang isip ka ba or i-grab mo just for maranasan mo yung role na gano'n? Oo, sa akin naman, bilang actor kasi, kailangan talaga magampanan mo lahat na ibibigay siya. Sa akin, okay sa akin. Ano pa ang mga aabangan namin sa iyo po? May mga schedules na po ba yung nabanggit mo kanina? Mga palab movies? Oo. Ngayon, ang pinakang huling nagawa ko lang, yung huling hibla, yun ang hindi pa nahihilabas. At saka yung sa buhay ni Bishop Esmeralda, hindi pa rin siya nahihilabas kasi nag-pandemic, medyo na-stop yung ano. Pero ngayon, tatapusin na namin yun. Medyo stop kasi yung paggawa namin. Pero siguro 1 to 2 days tapos na yun.